mga minamahal kong katanglaw, kayo mga patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa palatuntunan ito, ang Salitanglaw, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Huwebes sa 21 linggo sa karaniwang panahon at ang ating pong mabuting balita ay mula po kay San Mateo, Kabanata 24, mga talata 42 hanggang 51. Bilang mga Kristiyano, iisa ang hangarin natin, ang tayo ay makabalik sa piling ng ating mailikha. Hindi po ba? At ito rin naman ang hangarin ni Jesus. Hindi nga ba ganito ang iniwan niya mga salita sa kanyang mga alagad bago niya niyakap ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Naihanda na ni Jesus ang ating pupuntahan. Ang tanong ngayon, tayo kaya ay handa na nga bang pumunta roon? Ito ngayon ang malimit na hindi natin mapagtanto. Hindi mapagtugma, ika nga ang dalawang dulo ng pisik. Gustong mapunta sa langit, pero hindi naman naghahanda para makarating doon. Ang babala at ang palala ni Jesus sa ating mabuting balita ngayon ay hindi natin alam at lalastas kung kailan nga ang takdang araw para sa atin, ni ang takdang araw ng kanyang muling pagbabalik. Ang mahalaga rito ay nagsusumikap tayo araw-araw na ihanda ang sarili natin. Gawin ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano upang tayo nga ay maging karapat-dapat sa kanyang kaharian, sa kanyang muling pagbabalik. Hari nawa, maialis yung ugaling pinagsasabukas sa mga dapat gawin o yung manyanyang habit. Hindi natin pwedeng sabihin na saka na lang, bukas na lang. Eh paano kung hindi nga dumating ang mga ito? Kaya pahalagahan natin ang ngayon at gawin itong takdang araw upang magbago, upang magpakabuti, upang magpakabanal. Muli mga minamahal kong katanglaw, ito nga ang hamon ng mabuting balita ngayon. Tanungin at suriin ng ating mga sarili kung darating ang panahong iyon, ako ba ay aabutang handa o ako ba ay aabutang hulaga? Pagpalain nawa tayong lahat ng puong